Welcome back sa ating YouTube channel, mga classmate. So siguro yung iba sa inyo na-experience na rin yung ganito, no? Yung siya natin sakyan. Yan. Walang busina. Okay. Kahit na anong press natin, wala. Yung iba naman, nasa certain position, for example, pagkabig nila dito sa kaliwa, meron. Pero pag ibabalik nila sa gitna, nawawala din yung busina nila. So yun ang susolusyon na natin sa video na ito, mga classmate. So para maayos natin yung busina natin, una tatanggalin natin to mga screw dito. Okay. In case na yung sasakyan nyo, for example, is hindi pa napapalitan yung steering wheel niya or stock pa siya at meron kayong airbag, okay? Mas maganda tanggalin nyo muna yung connection ng battery bago nyo baklasin yung steering wheel nyo. Kasi pag meron pa yung kuryente at nagalaw nyo, may possibility na pumutok yung airbag. Okay? So ngayon, tatanggalin lang muna natin itong mga tornilyo na to. So ngayon natanggal na natin. Oops. Then makita nyo meron yung wire. So tatanggalin natin itong wire. Yan. Oops, tanggalin natin to. Ngayon para makuha natin yung rotating plate sa loob, yan. Tatanggalin din natin to. So ito, natanggal ko na yung lock. Okay. Ginamitan ko siya ng ito, 17mm na socket. Ngayon, natanggal na natin. Pwede na nating yan. Pwede nating tanggalin to. So kung medyo mahirap, subukan nating pukpukin lang dito, no, sa mga gilid-gilid. So ito na yung yung adapter niya. Natanggal ko na. So medyo nahirapan ako, pinukpok ko lang naman siya sa gilid hanggang sa gumalaw siya paunti-unti. And then ito yung sinasabi kong rotating plate. Yan. So ito yung contact point niya na connected dito sa yan. Parang may spring. Okay? Tapos yung naputol sa kanya, which is yung nakahinang dito. Yan. Is etong wire na to. Yan. At yung wire na ito ay connected naman dito sa ating horn button. Yan. So ito yung natanggal. Ngayon ang gagawin lang natin, babalatan ulit natin siya and then ihihinang ulit natin siya dito. Yan. Pagkahinang natin, siguraduhin natin na maganda yung contact. Testingin muna natin bago natin ihigpitan lahat. Okay, mga classmate. So ito muna ang gawin natin.
So ito siya mga classmate, no? Siguraduhin natin na matibay yung pagkakahinang sa kanya. Yan. Tapos sesentro na natin. Okay. By the way, kung tinatanong nyo para saan to mga classmate, yan. Ito yung nagsisilbing stopper dito sa turn signal natin. Yan. Ay minsan mapapansin nyo, pag ito wala sa gitna, ayan, itong mapapasiyo para may gitla dyan. Okay. Pag kabig nyo sa kaliwa at nagsenyas kayo ng, for example, flasher to the left, di ba? Ngayon, pag kabig nyo ng kanan, hindi agad siya, dapat yan kasi, di ba, babalik sa gitna. Ayan. Pag yan kumabig kayo sa kanan at hindi siya bumalik sa gitna, ibig sabihin, itong stopper nyan, hindi nakasentro. Yan. So yun, additional lang yung mga classmate. So kailangan yan, lagay mo sa ito, yung flasher mo naka-off or sa gitna. And then itong ano nya, ayan, nasa gitna din sya. Yan. Kasi pag yan nilagay mo dito, wala, hindi yan ano, hindi yan mag-off. So yan, ganyan lang, lagay mo sa gitna. Tapos saka natin ikakabit to. Pag ganyan ha, yan. Kasi yung contact point niyan, which is itong bakal, dapat kumokontak dito sa spring na yan. So yun muna, ikakabit muna natin. And then, bago natin ibabalik lahat ng ating binaklas. Okay? So bago ko pala ikinabit to, mga classmate yan. Itong rotating plate niyan, ang ginawa ko, yan, ang ginawa ko, dinikit ko na siya ng glue. Ayan. Dinikit ko siya ng glue para pag ikot ng manibela, ayan, sasama na siya. Kasi ang nangyari minsan yan, ito naiiwan sa pag-ikot yung rotating plate. So itong wire, pag ikot nung natin, nung manibela, pag kabig natin, ito, yung wire na yan, nahihila nung ating horn button. So, yan ang dahilan kung bakit nabubunot yung wire na yan. So, ngayon, security, natin yan, ginawa ko na, dinikit ko na lang siya ng glue. Yan, para sabay siya sa ikot. Ngayon, kakabit na natin. Sa pagkabit pala mga classmate, tandaan nyo yung position kung paano nyo siya binunot, ganun din yung position kung paano ikakabit. Okay? Para hindi mawala sa sentro. Tulad niya, may marka siya ng top. Okay? Para hindi siya mawala sa sentro yung ating manibela. So yun, gagawin natin. Kakabit na muna natin to mga classmate. Yan, so nakabit na natin. Kung papansin nyo, pag ikot ng manibela, sumasama na yung rotating plate. So, wala nang dahilan para mahila itong wire na to. So, paano ba ito gumagana? Pag itong wire na to, yan o, ang isa is para dito at isa dito, which is ito yung kokontak dito sa ground. So, mangyari niya, pag itong wire na to, dumikit sa ground. Okay? So, pag itong wire na to, dumikit sa ground, tutunog yung ating busina. So, testingin natin. Balatan muna natin to. Expose natin yung pag yung laman na yon, okay, yung contact na yon, dumikit dito, bumubusina siya. Ganon. Ganon ang principle kung paano gumagana yung horn switch. Okay? So ngayon, babalik naman natin yung mismong manibela niya at yung horn button or horn switch bago itong cover. Okay? O, ito na nga mga classmate, tapos na nating ikabit yung ating mga manibela, okay? Ngayon, test drive na natin siya at siguraduhin natin na tama yung pagkakasentro ng ating manibela.
Okay, mahalaga yan. Suggest ko rin, bago nyo baklasin, markahan nyo na kung saan yung ano niya, yung gitna or kung saan, kasi kanina nung binaklas ko to, kung mapapasayo, nakaganyan siya, no? So tinandaan ko na lang tong gitna na ito. Yan, sa pagbabalik ng manibela, yan, dapat nakagitna rin siya. And testing na natin yung ating busina. Yan, gumagana. Then isa. Okay, so gumagana. So ngayon, test drive ko na lang kung nakagitna na yung ating manibela. So ayun na mga classmate, oh, na test drive ko na siya, gumagana yung busina at naisesentro natin ating manibela. Then ito yung sa turn signal niya, yan, diba? So pagkabig mo yan, then pagkabig kabila, babalik na siya. Okay, sa kanan ganun din, liko ng kanan, wala siya. Okay, so yun lang ang video natin for today, mga classmate. Make sure to like, subscribe, and hit that notification bell para updated kayo sa mga susunod pa nating mga video tutorials. Maraming salamat, mga classmates.